Yung dadaan mo po ba yung vision? Nagawa niya yung gusto niya yung vision na gusto niya. Oo. At saka okay siya. Okay siya. Walang problema sa kanya. Hindi kami nagkaroon problema sa production sa kanya. Yung biglang, ayoko, hindi ko kaya. Oo, di ba ganun direct? Hubad-hubaran. Ay, walang ganun. Walang ganun. Lahat na naandoon na... Artista, walang keme-keme. Grabe. Sinabihan ko na sila sa umpisa. Game na game siya. Sinabihan ko na sila sa umpisa na walang ganun-ganun dapat. Vice Director, interview na ako. Direk, pati po yung ibang mga poster. Anong bilhin ka na kung ano yung... Oo, wala. Wala ka naging po. Wala naging inarte. Kasi pag inarte, tanggal na. Oo. Pag inarte ka, lockdown. Wala akong kuputahan. Diba? Para may interview ka lang. Puntahan, ECQ. Pag nag-inerte ka, ipapalisin na lang kita. 2 minutes na. Maging store, bukas ng production. O, direct ba paano? Kinundisyon mo pa sila bago? Oo, diba? Bago ko sila kunin. Bago sila. Kinuusap sila na ganito, ganyan ang mangyayari. After watching, nung nakanood mo na yung film, napanood mo na po yung film, nagustuhan mo po yung kaubong ang video. Oo. Nagustuhan ko. Dahil yun ang gusto kong gawin. Kung ano yung ginawa namin, yun ang gusto kong gawin ko dito. Direk, laging sa pelikula mo, may content na talagang pang national issue, may ganun. Ang galing na i-connect mo, di ba? May totally relevant na issue na pinag-uusapan. Intrinsic naman sa story. Yes. Nagswang, ang galing. Pero Direk, wala namang... Sana ang inspiration ng storya mo na. Saan mo nakuha? Sa totoong buhay. Kasi... Ang dami nag-video ko, yung ECQ. Oo, yun ang hanap buhay nila, binibenta nila ang kanilang video. Sa mga baklang may pera. Ganun, binibenta. Dahil sa hirap, dahil sa kahirapan, nagawa nila. Totoo po. Parang bait na ito yung story pa nila. Sa buhay yan eh. Marami ka ng mga bata. Hanggang ngayon, meron pa ngayon. Hindi pa rin nahuhuli. Na-introduce siya ngayong pandemic dahil walang trabaho. Sarado ang lahat. Bawal lumabas. So sa bahay na lang. Yan lang sa MP. Ipapagala na lang. Ganun sa gikas-gikas na lang. Direk, ang dami dahil mo nang nagong film. Pero yung sitwasyon natin ngayon, iba yung sitwasyon natin. Ano ang challenge sa'yo doing a film like this sa ganitong sitwasyon? Challenge kasi mahirap gawin in the first place kasi pandemic. Limited, di ba? May mga limitations. At saka may takot. May takot kasi may sakit eh. May COVID, may virus. Noon, ganun. Paano ka nag-ingat, Direk? Pinofollow namin ang protocol. Oo, hindi. Kasi sabi ng FDCP dati, parang dumami nga raw nagkaroon ng sakit sa mga nagsishooting. Kayo, naingatan nyo. Sa amin, wala. Paano ang ginawa? Sunod lang sa protocol? Sunod lang kami sa protocol. Wala naman sa amin nagkasakit. Ayan, si Dennis ang aming line producer. So, Direk, si Paul, paano mo siya i-rate as a new actor? Sa dami ng hinawa ka mo na, no? Sa 1 to 10? 10. Oh? Thank you. Anong special qualities ba niya, Direk? Pamukha siya ng tatay niya. Oh. Better ba o ano? Good. What? Pero as far as acting is concerned, Direk, kasi ang dami na rin mga baguhang... He's a very good actor. Hindi lang porket andyan siya, he's very good. Talaga, no, Direk? Ang hirap ng pinagawa mo sa film. Very good. Lalo yung ending. Di ba? Ang hirap, no? Lahat yung take one. Oh. Wala, hindi yun ang take two. Ang galing yun doon siya, parang may rape siya. Ang galing na. Doon mo ka napapilis. In fairness. Hindi mo pa siya in ano, Direk? Minorkshop pa o yan o? Hindi, wala. Wala? Hindi ganun siya, Direk. Hindi ako siya ganun. Hindi nagiging natural. Eh, hindi ako naniniwala doon. Ah, talaga? Lalo siyang matetense. Pag binorkshop ko, eh, hindi naman ako hindi naman ako, mataray akong mag-watch siya. Hindi lalong natense. Eh, hindi pwedeng ganun. Kailangan relax lang. Kacha. Lalong hindi makaka-arte. Direk, oh, invite mo na lang. Anong pwede namin, ibenta sa movie para panoorin si ka lang? Paolo. Si Paolo at ang istorya at mga kukulsa yung mga kasama. Si Jimpy Banco, di ba maulay? Interviewin mo, ayun. Ayun, Direk. Kasi ang dami ko na napanood na pelikula ni Direk Jim. Pero eto lang talaga yung ano.